maki kita niyo po sa diagram. So, ito po yan, pan motor diagram. So, ito po yung capacitor natin. Supplyan po natin siya dito ng 220 volts. So, ang topic po natin dito is paano po ba natin makukuha ang value ng capacitor. Kadalasan po, so kung meron po kayong capacitance tester, so madali nyo lang po makukuha ang capacitance value. So, ang kaibahan lang po nun is kailangan nyo pa pong tanggalin ang capacitor mismo sa circuit para ma-reading nyo po ang value ng capacitor. Sa method ko po na ipapakita ngayon kung paano po kunin ang value na umaandar po ang unit. Meron po tayong formula dito. 2650 constant value po yan times the current divided by the voltage. Paano po natin susukatin ang current? Saan po natin susukatin ang current at ang voltage? Okay, so balik po tayo sa diagram. So kukunin po natin dito ang reading sa ating capacitor. Kung ito po yung capacitor, meron po siyang dalawang sa ibabaw terminal. So dito po yung nakakabit yung linya natin. Okay, so ito po yun. Ito yun, black at brown. Okay, so para po makuha natin ang amperahe, so gagamit po tayo ng clamp. So lagay po natin dito yung clamp tester. So kunin po natin ang amperahe dito para malaman po natin ang value. Susunod po is kunan po natin ang voltahe dito. So kuhaan na po tayo ng tester dito. So meron po, kunin po natin test leads. So ilagay po natin dito. At yung isa pong test leads is dito. Para makuha po natin yung value na voltahe. So ito po yung capacitor. So ito po yan. So simulan na po natin supplyan itong pan motor natin. So ikakabit po natin itong supply natin. Ito po yung line 1, line 2 natin. So sa diagram po, ito po yun, sa white at sa red. Dito po tayo kukuha sa high speed, yung sa red, para makuha po natin ang max po na value ng ating amperahe at voltahe. Ito po yung pinaka mataas po na speed ng pula. Tusok lang po natin to dito. Okay, ulitin ko po, kunting pag-iingat lang po para iwas disgrasya. Okay, so iseset ko na po tong tester ko sa voltage. Okay, so sasaksak na po natin yung saksakan. So hawakan ko lang po yung motor. Yun. So kung nakikita niya po, maanda na po ang ating motor. Okay, so ang voltahe po nito is 373 voltage po. Okay, so kunan po natin ang amperahe. Susat po natin sa ampere. So
So ang amperahe po niya is 0.43. Okay. So okay na po, so patayin na po natin. Yan po, nakuha na po natin ang value. So kung makikita niyo po dyan sa screen natin sa ibabaw, ipalit na po natin ang value dito saka dito. So current saka voltage. So compute po natin 2650 times 0.43 divided by 373.7. So total po niyan is 3.0 po capacitance value po ng ating capacitor. Okay, so kung makikita nyo po sa ating capacitor, so pwede na po natin itong tanggalin. So 3UF po siya. Okay, so ganun lang po ang pag kuha ng value ng ating capacitor na hindi na po natin kailangan tanggalin mismo sa circuit niya. Yung method na po yun is nakakabit pa po siya sa ating circuit at may power po ang ating motor. So kung gagamitan po natin ng capacitance tester, so ito po ang magiging value din po niya. Capacitance. Yan. So 2.98. So approximately 3 na po yan. Okay, so yan po, masasabi po natin na good po ang ating capacitor. Okay, so hope po may natutunan kayo. So paano pag test ng value ng ating capacitor na naka-connect po siya sa circuit. Okay, so thank you for watching. Hope po may natutunan kayo. So patuloy lang po sa pagsubaybay sa ating channel para makapag-share po ng aking mga konting kaalaman. Okay, so thank you po and